magsitayo mo ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay kalang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay na ko niya at hinirang kawang giniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisahan ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay pagunita sa pagtatalaga sa palasyong simbahan ng Mahal na Birhen Maria sa Roma o Santa Maria Maggiore. Isama natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Gambana ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin sa misa natin ngayon ang intensyon para sa lahat ng mga naapektuhan ng mga baha at iba pang kalamidad dahil sa habagat. Sama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine, sa Sudan at Myanmar. Mga kapatid, ngayon sa ating pagunita sa Mahal na Birhen Maria, ay atin pong tinitingnan ang ating sarili na dahil sa Mahal na Birhen Maria tayo iniligtas. Ngunit dahil tayo ay hindi kagaya ng Mahal na Birhen na walang bahid sala, hingi po natin ang ating kapatawaran ng ating mga kasalanan at dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kami tanan, pakundangan sa pagdalangin ng Mahal na Birhing Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa unang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tigpipito, 49 na lahat. Pagkalipas nito, sa 10th araw ng 7th buwan, araw ng pagtubos, hihipa ng malakas ang mga trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan,
Itatangi ninyo ang ika-50 taon. Ipahahayag ninyo ng malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan. At ang lupaing naipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandaraya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga, sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng puon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Palad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan.
ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Pilipi. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan. Ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propita si Juan Bautista. Nang dumating ang karawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasihan si Herodes kahit isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay yon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nasa unang Sabado tayo ng buwan ng Agosto. At a 5 ng Agosto ay araw para sa dedikasyon ng Basilica Mayor o Santa Maria Maggiore ng ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria. Kaya ang buong simbahan sa mundo ay magkaroon ng pagdiriwang upang ating bigyang papugay at espesyal na pagdiriwang ang ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria. Dahil sa kanyang napakalaki na papel na ginagampanan para sa kaligtasan ng lahat, para sa katubusan ng lahat ng tao. Ang una po nating tingnan ay kung paano nagkaroon ng napakalaking tinatawag na palasyong simbahan o isang major basilica, ang Santa Maria Maggiore sa Roma. Una, mayroong isang mayaman na si Giovanni ang pangalan at kanya pong nadonate ang kanyang lupa dahil wala siyang anak para sa simbahan at doon itayo ang napalaking katedral para sa mahal na Birhen Maria. At ito ay pagkaroon din ng pagpapatibay sa nadeklara noong konsilyo ng Epesos noong taon 431, year 431, na kung saan nadeklara ang mahal na Birhen Maria na Theotokos. Mula po sa dalawang salita, Theos, Tokos. Theos, Diyos, Tokos, nagdadala. Ibig sabihin, siya ay nagdadalang tao. Ibig sabihin, siya ang ina ng ating Panginoong Hesus. Na siya ay Diyos, ina ng Diyos. At dahil sa proklamasyon sa Ephesus sa taon 431, itong dedikasyon sa Santa Maria Maggiore sa Roma ay tinuturing na isang napakalaki na pagdiriwang upang ang lahat ay magkaroon ng pagpupugay
sa tunay na taon ng kaligtasan. Sa atin pong unang pagbasa, mula sa aklat ng Levitico, Kapitulo 25, bisyo 1 hanggang 12, ipinapahayag ang taon ng paglaya na tinatawag sa mga Hudyo niya Yobel o sa ating salita, Yubileo. Ito yung taon na kung saan ang lahat ng lupa ay walang magsasaka at magkaroon din ng paglaya sa lahat ng mga may utang. Ibig sabihin, burahin ang lahat ng may utang at ibigay ang lupa kung ito'y naparintahan. At ang lahat ng pangangalakal ay walang ginagawa na ganansya sa pagkataon ito ng Panginoon. At sa taon ng Yubileo, atin pong napakinggan ang ating Salmo, Salmo 66, na kung saan magpuri ang lahat ng tao dahil sa Panginoon na ang kanyang awa at habag ay suma sa atin. Kaya, dumating ang ating Panginoong Hesus. Nakakalungkot lang sa ating Ebanghelyo. Ang atin pong Ebanghelyo mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, Verso 1 hanggang 12. Ito namang Ebanghelyo na ito ay ang pagkilala ng ating Panginoong Hesus. Pero pinapahayag dito sa ating Ebanghelyo, paano ba nakikilala ang Panginoong Hesus ng isang tao gaya ni Herodes Antipas? Sino po si Herodes Antipas? Kapag tingnan po niyo sa kasaysayan, ang Israel o tinatawag noon Palestina ay sinakop ng Roman Empire noong taon 63 bago pa ipinanganak si Kristo. At mula noon, ang magtatalaga ng mga hari ay ang Roman Empire. At apat ang mga hari na namumuno sa Palestina. At isa nito ay si Herodes Antipas na anak ni Herodes the Great o yung the Great Killer, ang dakilang mamatay tao. At si Herodes Antipas, sino ang tawag sa kanya, Herodes Junior, dahil si Herodes the Great ay senior. Si Herodes Junior, hindi lang kagaya ng kanyang ama, sinusobrahan pa. Una ay pinapatay niya ang lahat ng kukuntra sa kanya, kasama na ang ating patron na si San Juan Bautista, pinapugutan niya ng ulo. Dahil ito'y nagreklamo sa kanyang immoral na buhay na kinakasama niya ang kanyang kirida na si Herodias. Ang pangalawa, na si Herodes ay kanya pong sinisila at inuubos ang kayamanan ng Israel. Na kunyari marami siyang proyekto, pero iyon ay para lang sa kanya at sa kanyang pamilya. At siya ay napakasama. Wala na sigurong pinakasama na titrarka na hari sa Israel liban kay Herodes, sapagkat siya rin ang magpapapatay sa ating Panginoong Hesus. Ngayon sa ating Ebanghelyo ay pinapakita paano nagkaroon ng pagpatay sa ating patron na si San Juan Bautista, nagkaroon ng kaarawan. At sa karawan, siyempre may salo-salo. Lahat ng tao ay nakikita na may mga pinggan ng iba't ibang mga minyo o iba't ibang mga pagkain. Pagkatapos, nagsasayaw si Salome na anak ni Herodias. Nasayahan si Herodes at sinasabi niya kahit anong hingin ng babae ay kanyang ibibigay. At dahil ang ina na si Herodias, sabi, ang ulo ni Juan Bautista, pag sa kainan, mga pinggan, daladala ang mga iba't ibang mga makain. At ngayon, inilagay sa pinggan ang ulo ni Juan Bautista dahil hiningi
ni Herodias. Pero pagtingnan po natin sa kasaysayan, pinapatay si Juan Bautista upang hindi magkaroon ng rebelyon sa Israel noong panahon na yon. Dahil natakot si Herodes Antipas dahil siya ay magnanakaw at mamatay tao, napakahina ang kanyang kapit sa mga tao. At dahil doon ay gumawa siya ng paraan na pinapatay niya ang mga propeta na siyang nagtuturo, na siyang nagsasabi sa katotohanan. Ano po ang nakukuha natin sa ating pagbasa? Una, ang Panginoong Diyos ay siyang mabuting Diyos. At dahil dito, mayroon tayong yubileo na ating napakinggan sa unang pagbasa. Pero itong pangalawa, mayroong mga namumuno sa mga bayan na masama gaya ni Herodes. At ito'y nagkaroon ng pagpapahamak sa karapatan ng mga tao, nagpapahamak sa buhay, kasama na ang ating patron na si Juan Bautista at ang ating Panginoong Hesus. Sa kabila ng lahat, nakita natin na manalo pa rin ang Diyos. Sa kabila ng mga karahasan na ginawa ng tao at nasa kapangyarihan, ang Diyos ay nagpapatuloy ng kanyang plano sa pagliligtas sa atin. Salamat sa mahal na Birhen Maria na sumasang-ayon na ang salita ay magkatawang tao sa pamagitan ng mahal na Birhen upang tayo'y iligtas, upang tayo'y tubusin, upang tayo mabigyan ng buhay na ganap at ikasiyasya sa pamamagitan ng ating Poong Hesus Nazareno. Kaya sa buong pagpupugay at sa ating pagmamahal sa Poong Hesus Nazareno, palakpakan po natin ang mahal na Ina ng Diyos at ang ating Poong Hesus Nazareno. Naway, ipairal natin ang buhay at magpasalamat tayo sa Diyos lagi sapagkat dahil sa Kanya, dahil sa ating Poong Hesus Nazareno, tayo ay naligtas at magroong buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo kay Kristo na nagbagay laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama kasabay ng ating mga panalangin at atin pong itutugon. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyarihang Ama, gawin mo kami mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga nagdirigmang mga bansa, naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Atinawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang patago at pailalim na impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa pangakong walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos at Ama, habang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na buhay at naghari
kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen Maria, hingnamin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapangyarihan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan ngayong pinarangalan ng mahal na Birhen Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kay kaisa ng anghel sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritong Banal ang makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, naming Papa,
at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kabarian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganil ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lucio Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupupuri si Karangal mo sa pangitan ni Anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kaluuban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Uminom kayo ng hangin.
ay buhay, kunin at pagsaluhan. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Yesu Kristo. Yesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagitan namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kaganang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa para sa ating mahal na Birhen Maria sa pagtatalaga ng Basilica Mayor ng Katedral ng Mahal na Ina o Santa Maria Maggiore sa Roma. Salamat sa lahat ng nakiisa din sa atin sa pagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at ng cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong mga panalangin ay ringgin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat din sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong. Makatulong po tayo sa mga mahirap at mga nangangailangan. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagplain ka lagi ng Poong Hesus Nazareno.
para po sa misa natin ngayon. Atin pong ilagay sa ating mga puso na ang ating mahal na ina ay siyang ina ng lahat. Ina ng ating Panginoong Hesus, ina ng simbahan, ina nating lahat. Dapat ngayong araw sa ating pagunita sa mahal na Birhen Maria ay atin pong isabuhay ang mga ibinigay sa atin mga nanghalimbawa ng ating mahal na ina. Ang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos, ang paggawa ng kabutihan, at una sa lahat, ang pagkalinga sa lahat ng mga taong nangangailangan. Ngayon po ang pusbas, mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihagmas niya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may mahala ng pangako na sa binyag na ikaw, kumiibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Magpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinadala namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,